Welcome to my vlog. Papakita ko sa inyo ngayon kung paano magluto ng dinuguan na version ng Bicol. Tapos, kasi sa dinuguan, may kanya-kanya tayong paraan ng pagluto ng dinuguan. Kaya, ito ipapakita ko po sa inyo. Unahin ko ang oil, onion, garlic, and pork and then ilagay ko yung pork. Then po, isusunod natin yung isaw. Ito po, isaw na ito. Napakuluan ko na ito bago ko pa siya sasawin dito sa pinakuluan na baboy. Ito na po. Lagyan po natin siya ng paminta. Asin. And malunggay powder. Tuwing pag nagluluto ako, parati ako naglalagay ng ganito. Pampadagdag lasa. Pagkatapos ko po siyang pakuluan, ito na po ang itsura niya. Lutong-luto po talaga siya ng gusto. Yung tipong naglalabas na yung mantika ng baboy. Tapos, saka na po natin ilalagay yung dugo. Ito pong dugo na ito, may halo po siyang gata. Kasi pag nagdidinuguan kami, hindi lang siya yung purong dugo, may halo po siya talagang gata. Lalagay na po natin. Lulutuin po muna natin siya, yung dugo niya, bago natin lagyan ng suka. Thank you.
Ito na po yung itsura niya. Luto na po yung dugo, dinuguan. Tapos po, kasi sa amin, naglalagay po kami ng kasaba. Yung Tagalog ba yung balanghoy? Kasi po ito, nagdadagdag. Lapot siya sa dinuguan. Tapos nagdadagdag siya ng lasa. Ito ang version ng dinuguan sa amin sa Bicol. Lalagay na po natin. Tapos po, saka natin siya lalagay ng suka. Ito nagpapasarap sa dinuguan. Kailangan yung marami siya yung suka. Tapos po, ito po yung huli. Yung unang piga ng gata na may dugo ulit. Yung pinakaunang piga. Ito na yung pinakalas na nagdadagdag pang palasa sa kanya. Pakulan uli natin siya. Ito na po ang itsura niya nung nailagay ko na yung unang gata. Yung kanina po, yung nilagay ko yung kasaba, napakuluan ko na po pala yun. Baka isipin nyo, hindi ko pa yung napakuluan. Napakuluan ko na po siya bago ko po siya na ilagay dito. Kaya po, ito na ang itsura niya, malapot siya dahil doon po sa kasaba niya na halo. Ito na po ang aming dinuguan, ang Bicol version ng dinuguan namin. Kain po tayo, puto na lang po ang kulang.